aku natin i-check yung quality. Ayan, natin. Kailangan po natin i-switch yun, guys. Bago tayo umalis, kailangan po natin i-switch yun ng car. Ulitin po natin, kailangan po natin check yun. Ito ay wala po yung diferensya. Especially po yung pag ng gulong. Ayan, tignan po natin yung pagkaya po nito, wala po yung gulong. So, kailangan po yung bagay ng kami. Bakit po siya i-drive na malayuan. Ayan. Hi! Nandito ako ngayon sa ating work. Bago po ako mag-umpisa, bago po ako mag-move ng sasakyan, so, inspeksyonin ko muna siya pa ipot. Ayun po ang ginagawa ko everyday. Kailangan ko muna i-check yung aking sasakyan kung siya po ba ipot. Lalong-lalong na po sa gulong. Ayun, tignan po natin yung gulong niya. Kung okay yung gulong niya, kung may check na. Ayan, kailangan po natin yung check na. Lalong-lalong na po guys, sabi sa mga walang parking. Yun. Importante po yun na i-check natin bago po tayo mag-umpisa ang mag-car. So, ito po yung gagawin po. Check po muna lahat ng ano ng sasakyan. Kung wala ang diferensya, ayun po, especially po yung gulong niya. Naman yung ano niya, ayos naman yung kabuuan niya ng panlabas, kaya wala siyang depensya. So ngayon, dito naman po tayo ngayon sa loob. Ayan, papasok po tayo sa loob. So ang una po pong gagawin ay siyempre i-start ko muna yung ano ipa-start ko muna yung engine para uminit. Tapos habang pina-start ko siya guys, titingnan ko muna yung kanyang ano, i-check ko rin yung kanyang ano, yung kanyang oil tsaka water. Ayan. Ayan po guys, mostly ang ginagawa ko everyday bago po ako mag-drive. Ayan, so titingnan po natin yung kanyang ano, yung binuksan ko siya. So, kailangan ko pong i-check yung water niya tsaka oil. Ayan guys, nandito na tayo. Nakalimutan ko na magbukas ba? So ito na guys, bubuksan ko na yung ano, ano niya, yung titingnan ko na yung oil tsaka yung lagyan muna natin ng tukod. Ayan. So, ayan na guys. Inoksan ko na yung ano, engine niya. So, ito, titignan ko yung oil. Ito yung oil niya. So, nasa ano naman siya. Ito naman. Nasa tama ang sukat. At saka ito naman yung water niya. Ayan. Okay naman siya guys. Ayan. Tapos, yun naman yung water na pang, ano, panglinis ng gas. Ayan. So, okay na siya guys. So, check ko na siya. Kaya, so, tatakpan ko na ulit siya. Balik na. Ayan, guys. Ayan. So, tatakpan na natin, guys. Kasi, okay naman siya. Ayan. So, balik na tayo dito sa manibela. Okay na. Na-check ko na paikot. At na-check ko na rin yung oil sa water niya. Okay naman siya. So, pwede tayong mag-start.
magbiyahe. Ayan. Pero bago tayo mag-start, guys, so i-check din natin yung mirror niya. Nasa unahan ito. So, para makita natin yung nasa likuran natin na sasakyan. Tapos, i-check din natin yung ito, yung side mirror niya, guys. Ayan. Side mirror na nasa kaliwa mo. Nasa kaliwa. Ayan. Tapos, tsaka yung side mirror nasa kanan mo naman. Ayan, guys. Ayan. 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 Sa kanan. So, okay na, guys. Pwede na. Pwede na mag-drive. So, let's go na. Drive na tayo. Pwede na, guys. Ayan. So, kailangan, ano, guys. Bago tayo mag-move, kailangan i-check muna natin yung ating sasakyan para sa ating safety driving din. Ayun. Okay, guys. Ayan. So, pwede na. Guys, mga kunting tips ko lang 'yan sa inyo sa experience ko na ano, na pagda-drive ko ng more than 5 years na dito, guys, sa ano, sa Oman. Dito ako nagkaroon lahat ng experience sa pagda-drive. Pumunta pa ako dito sa Oman na wala akong kaalam-alam about sa driving. Dito po ako nag-aral ng pagda-drive hanggang sa makuha ko po yung aking license. Pero napakahirap dito, guys, mag-aral ng pagda-drive hanggang sa makuha mo yung license. Ako, ano, guys, less than 1 year ko na complete yung aking ano, yung aking pagda-drive bago ko nakuha yung aking license. Tapos ano, ilang beses pa ko ulit-ulit sa pag exam. Sa road test, parang nakawalo po yata ako. Nakawala akong exam sa road test. Ayan, bago ko na kuha yung aking license. Mahirap dito, guys, kumuha ng license. Hindi kagaya sa atin sa Pinas, napakadali. Dito talagang kunting pagkakamali mo lang talagang fail ka. So, pwede na ako magbiyahe. Kasi na-check ko na lahat, paikot. Okay naman siya. Kasi yun ang importanteng ano, guys, na parang pinaka-visit ba natin na pwedeng i-check sa pang-araw-araw natin na pagbibiyahe. Hindi naman ako totally talaga na anong mechanics ba o electronics. So yun lang ang mga kunting tips ko na maibigay sa inyo, mga basic ano lang, mga para sa ating safety driving. Sige, guys, hanggang dito na lang yung video ko. At see you my next vlog. Ayan. At thank you so much sa inyong lahat sa laging pag-subaybay sa aking mga video. Love you all, guys. Bye-bye. Ayan, dito na. Biyahe na ako, guys. Matapos kong inspectioning ang aking service. Kaya let's go na. Going to work. Punta na ng trabaho. Alam nyo, guys, talagang ano ba? Gustong-gusto ko lagi mag-drive, guys. Masarap mag-drive.
Pero problema lang kapag yung sasakyan ay may differensya. Kasi iba pag may license, may driving license, kahit wala ka sariling sasakyan, makakapunta ka kahit saan, mag-rent ka lang ng car, okay na, makagala ka na. Kasi saan mo gustong pumunta, pwede. Kapag may driver license ka, guys, ako sa totoo lang, pag hindi ako nakalis ng isang bisis isang araw, nako, lalagnatin ako. Hindi nga, sa totoo lang, talagang ano, yung layas na rin nga ako. Aminado eh, layas. Kasi may pag may sasakyan ka talaga guys, hindi ka maano, hindi ka matali sa bahay, talagang gusto mong laging umalis. Kasi nga, maalwan naman eh, lalo dito guys, ikaw sa. Pero kailangan lang talaga may trabaho, siyempre. Pag wala ka naman trabaho dito, ako, mahirap din. Mahirap din pag wala kang trabaho. Malapit na ako guys sa work ko, so i-end ko na itong aking video. Bye 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 na. Oops, bye 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 na.